Gustong wasakin ni Kai Sotto ang ring sa kanyang two-handed monster slam dunk na ito. At Scottie Thompson kinain ng depensa ng mga higanting sentro ng New Zealand. Gilas Pilipinas versus New Zealand. Matapos ang apat na naging laban natin sa FIBA mula 2016 ay hindi pa tayo nakakuha ng panalo dito sa Tall Blocks. Kaya naman sa gabing ito ay malaking katanungan. Makuha kaya ng Pilipinas ang inaasam nating panalo kontra New Zealand at makagawa ng history? Sa lineup ng Gilas ay hindi kasama si AJ Adu dahil pa rin sa kanyang knee injury. Ganon din si Jimmy Malonzo. Pero ang good thing ay kapalitan ng mga ito ay sina Mason Amos at Japet Aguilar. Same thing sa naging lineup natin sa OQT ng FIBA. Pero this time ay kasama na sa lineup si Scottie Thompson na ayon kay Coach Tim Cone ay malaking bagay ang may dadala para sa ating kupunan. Opening ng first frame ay naging maganda ang bungad na opensa ng New Zealand. Dalawang magkasunod na tres ang naipasok ni Webster. Nakakatakot nga ang dalang opensa dito ng Tall Blocks dahil nga in and out ang opensa ng mga ito. Pero mid ng first period ay arangkada na sa opensa ang Gilas. Under 2 minutes ay dito na ginamit ni Kai ang kanyang height advantage. Dalawang inside offense upang maibaba sa isang kalamangan ng Tall Blocks. Last 60 seconds ay tanga na ng Gilas ang lamang sa pamagitan ng corner 3-pointer na ito ni Octana. Ngunit magtatapos ang first quarter na mapapasakamay ng Tall Blocks ang lamang with 2 points, 22-20. Opening ng second quarter ay nakagawa na naman ng mini run ng Tall Blocks mula sa back-to-back 3-pointer nilang ito. Pero tulad ng first quarter ay inunti-unting tinunaw ng Gilas ang kalamangan na ito. Laking tulong ng presensya ni Kai sa ilalim at ang opensiba na dala ni Thompson. Under 5 minutes biglang nag-iinit at kinain ni Scottie Thompson ang depensa ng New Zealand. Under 4 minutes gusto nang wasakin ni Kai Sotto ang ring sa monster two-handed slam dunk niyang ito. Biglang liyab ang opensa ng Gilas sa back-to-back 3-pointer na ito ni Brownlee at CJ Perez. Ngunit magtatapos ang second quarter na magiging tablang score, all 45. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1X sa inyong first cash-in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kayo, magkakapera ka. Kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Mas naging mainit ang bakbakan both teams sa third period. Pagdating sa 3 minutes ay muling babalik sa Gilas ang kalamangan. Dito ay muling nagkasubukan ang dating magkakampi sa Adelaide, ngunit hindi umubra si Harris kay Kaiju. Panig na sa Gilas ang momentum. Magtatapos ang third period na tanga ng Gilas ang malaking kalamangan, 72-63.